diba? So kapag inabutan ka ng siyam-siyam, tumakbo ka na, huwag ka na mag-otso-otso pa. Hi everyone, welcome back to our channel. Yeah, medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog kasi wala tayong makikontent eh kasi lagi lang nasa bahay, hindi naman masyadong lumalabas. So ngayon, sige, try natin mag-vlog kasi nakakaburyong na talaga dito sa bahay. Miss na bumalik sa ano, sa dating sa old normal kasi iba na yung new normal ngayon, di ba? So ngayon, dahil wala tayong magawa, gawa na lang tayo ng i-challenge ko na lang ang sarili ko na sagutin ang mga nakakatawa at out of this world questions. Kung nanonood kayo na wawawin, mga ganong ganong type of questions ang sasagutin ko. So good luck to me at sana maging makabuluhan yung vlog natin. Okay. First question. Naka-random to guys, kaya siguro. Kaya hindi ko siya alam yung mga tanong na to. Question number one. Anong ginagawa mo kapag wala kang magawa? Kang ginagawa? Nagiging green-minded tayo. Ang ginagawa mo kapag wala akong ginagawa? Nanonood ng TV. Gawain ba yun? Yung panonood ng TV or movies? So, kung considered gawain yun, so kapag wala akong ginagawa, yun ang ginagawa ko. Ang gulo, no? Okay. Question number two. Kapag ba nagnakaw ka ng pabango, ikaw ay magkuklone? Hindi. Kapag nagnakaw ka ng pabango, ikaw ay magperfume. Okay, sana lumusot yon sa atin, guys. Ano bang gagawin mo kapag nagnakaw ka ng pabango? Pwede rin namang ibenta. Kapag nagnakaw ka ng pabango, ibibenta mo. Okay na yun. Okay. Tayo sa third question. Shyness ba ang tawag sa nakatira sa China? Shyness. Okay. Sa seryosong side, ang tawag sa mga nakatira sa China is hindi shyness. Ano siya? Janice. Okay, tayo sa number 4. Fourth question. Hindi pala pwede ang long coat sa party. Dapat daw happy lang. Anyway, as a Filipino, hindi naman tayo masyadong naglo-long coat sa party, di ba? Lalo na sa mga wala sa alta sosyedad na estado ng buhay. Yung mga nakakaluwag-luwag, di ba? Sa ating mga ordinaryo lang, okay na ang casual wear, di ba? So, sineryoso ko yung tanong. Happy lang! Okay, naitawid natin yun. Okay, number 5. Fifth question na tayo. Kapag gumawa ng mabuti ang badyaw, bajaw pa rin tawag? Well, sa number... Ano to? Sa panglimang question, medyo hindi ko siya naintindihan. So, hindi ko siya masyadong naintindihan. So, kahit naman sino siguro ang gumawa ng umutis sa tao, hindi pa rin magbabago ang kanyang pagkatao, kundi mas magiging better pa yung pagtingin sa kanya ng ibang tao na nalaman na gumawa siya ng seryoso. Okay, number 6, yung pantalon ba pwede rin ipanglakad? Yung pantalon ba pwede rin ipanglakad? Pantalon jump. Okay.
Yes po, pwedeng ipanglakad ang pantalon sa aking palagay. Hindi ko alam kung may itawid ko to. Kasi, kapag napagod ka ng tumalon, siyempre maglalakad ka. Ay. Okay. Number 6. Kapag inabutan ka ng siyam-sam, kailangan mag-otsa-otsa muna. Palagay ko hindi na kasi kapag inabutan ka ng siyam-siyam, ibig sabihin noon, late ka na. So pag nag-otsa-otsa ka pa, mas mali-late ka. Kasi para kang tanga dyan sa kalsada, nag-8-8, late ka na nga, diba? So kapag inabutan ka ng siyam-siyam, tumakbo ka na, huwag ka na mag-8-8 pa. Grabe itong mga tanungan na to. Okay, number 8. Bakit kapag close kayo sa isang tao, open kayo sa isa't isa? Ah, okay. Maganda tong tanong na. Pag close ka kasi sa isang tao, ibig sabihin, napakalapit mo, komportable ka sa kanya, masaya kang kasama siya. Open mo ang iyong mga feelings, yung iyong mga problema. Okay? That makes sense. Okay? Medyo madali yun. Number 9, kung malungkot ba ako, pwede ako bumili ng Happy Meal. Yes! Kaya ginawa ang Happy Meal para sa mga malungkot at sa mga taong hindi rin malungkot. Pero, definitely, yung Happy Meal ginawa para maging happy ang mga tao. Max naman! Kaya anong oras kaya na imbento ang unang relog? Okay. Anong oras kaya na imbento ang unang relog? Siguro ang makakaalam niyan, ang Google na lang. Siguro. Pero, I don't think so na. Siguro itatry natin Google yan kasi ako talaga, siguro ano, alas 9 ng umaga. Okay? Kasi karamihan sa mga nagtatrabaho pumapasok ng alas 9. Ayari natin yan. Hirap na na. Pwede ba panlakad yung running shoes? Yeah, tulad ng pantalon, kapag napagod na yung may suot ng running shoes, pwede siyang mag-slow down. Maglakad muna and then after that, pwede na namang mag-run ulit. Gamit ang running shoes. Oh my God! Kapag hindi ba nakapagtapos ng pag-aaral yung graduated cylinder, undergrad cylinder na ang tawag. Hindi ko alam kung ano yung graduated cylinder. Okay. Actually, yung graduated cylinder, ginawa siya para sa mga tao. Paano ba to? Hindi ko siya masagot. Kapag hindi ba nakapagtapos ng pag-aaral yung graduated cylinder. Actually, yung cylinder, ginawa siya para hindi mag-aral, kundi siya yung gamitin sa pag-aaral. Ginagamit siya sa mga laboratories para sa pag-aaral ng mga bagay na dapat pag-aralan. So, yung cylinder, kay graduated major undergrad, iisa lang yung gamit sa kanya. Okay? Naku naman. Okay, tayo na sa number 13. Saan ba yung dulo ng walang hanggan? Okay. Ang dulo ng walang hanggan ay kamatayan. Okay, sige. Yan na lang siguro. Kasi hindi ka na makakanta ng hanggang sa dulo ng walang hanggan kapag patay ka na. Okay? Pero hanggat buhay ka pa at nakakanta ka pa ng hanggang sa dulo ng walang hanggan ang corny nun? Sige, ayan. Wala pang hangganin. Nakikilahok ba ang mga babae sa briefing? Yes, of course.
wala namang pinipiling tao ang mga nakikinig. Lalaki o babae ka, kung kailangan mo ng briefings, instructions, ano ba sa Tagalog, pagpapaalala, para sa lahat yan, babae at lalaki. Okay? Kaya ang mga babae, nakikibriefing din. Okay, para sa ating last question. Naku naman, ewan ko ba? Pwede ba magsalita sa hearing? Oh my God. Pwede daw ba magsalita sa hearing, guys? Okay, tingin ko ang dapat nagsasalita lang sa hearing ay yung may mga karapatan magsalita. Ibinigyan ng batas na magsalita sa hearing tulad ng witnesses, the lawyers, at saka ang judge. Okay? Hindi lahat ng tao pwedeng magsalita sa hearing. Okay? Pero kung may yung tanong, pwede magsalita sa hearing? Yes. Basta pinayagan ka lang ng judge or ng law na magsalita. Okay. Sana natuwa kayo dito sa ating maikling video. Paki-like and subscribe lang, guys, ang ating DJ Mil Live, kasi very soon magkakantahan na tayo on air sa ating DJ Mil Live karaoke. Kaya tutok lang. Thank you for watching. Bye-bye.